Hello mga kakusina! Kumusta po kayo? Sana ay okay at safe kayo kung saan man kayo naroroon. Isang negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo. Cook at egg! Pwede pang pagsamahin? Pwedeng-pwede! Pwedeng pampamilya at pwedeng inegosyo. Napakasarap! Napakabango! Kaya, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin at lutuin at syempre inegosyo, watch na hanggang sa dulo ng video ko ha. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka lagi sa mga negosyo recipes ko. Pero bago niyan, shout out muna sa inyo. Tara ka kusina, samahan mo na akong magluto. Gagamit tayo ng isang pirasong itlog, ikrak lang tapos batihin. Kakusina, ang itlog na ito ay mula po sa aming Royganics Farm, kung saan po kami ay nagre-raise ng Heritage Chicken. Location po namin ay Borongan City, Eastern Samar. Meron din po ang aking kapatid. Ito po. Ang location naman po nila ay sa Biliran. So, late in summer, meron na kayong pwedeng mabilhan. So, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng Coke. Ayan. So, 2 1/4 yun ha. So, paghaluin lang. Ayan. Haluin lang ng mabuti. Kakusina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na para updated ka sa mga negosyo recipes at tips na i-upload ko. Ngayon, maglalagay tayo ng 1 cup all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon cheese powder, 2 teaspoon ng white sugar. So, pwede mo pang dagdagan yan. Depende yan sa panlasa mo. 1 tablespoon na cooking oil. So, imimix lang natin ito hanggang sa makumbine lahat ang mga ingredients. Kakusina, seems na kulang pa yata yung cheese powder ko. Maglalagay tayo mamaya niyan. Pero, imimix lang muna natin para makumbine lahat ang mga ingredients na pinaghalo-halo natin. Kakusina, naglalagay ako ng costing sa aking description box at sa pagtatapos din ng videong ito. Pero yan po ay guide lamang ha. Maaring magkaiba po ang mga nagastos mo kaysa sa akin. So, bali guide lang po yon. Naglagay ako ng 1 teaspoon cheese powder pero, naku, iba na talaga pag tumatanda. Nagiging ulyanin na charot. Hindi ko na naman naiun ang camera. Sa sobrang excitement na, ay nako, pasensya na po ha, pero nagiba naman yung kulay. So remember, 2 teaspoon ng cheese powder ang nailagay ko. So, parang perfect na yung texture. Ayan. Ngayon, ilalagay naman natin sa ating ginawang pastry bag. Pero kung meron naman kayong totoong pastry bag, pwede naman yon. So ayan, ilalagay natin lang dyan. Ubusin lang natin kasi sayang naman. Sabi ko nga, mapupunta lang yan sa hugasin. So ayan, busin lang natin, simutin lang natin. And then, maghahanda na tayo sa pagluluto. Konting mantika lang na naman ang ating magiging o yung ating kakailanganin dito ha. Pwede kayong makabili mga 3 pesos lang siguro. Ang 5 pesos ay sobrang malaki na. O 2 pesos lang, naku. So painitin lang yung kawali, tapos pahira ng konting mantika. Dahil ganito natin lulutuin. Ayan, gagawin nating mini pancake.
Ayan, gustong-gusto ito ng mga bata, yung mini pancake. Oh, ang ganda ng kulay kakusina, oh. Ayan, baliktarin lang natin. Kakusina, na-reach na po natin ang 22,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Asahan niyo po at makapagbahagi pa rin ako sa inyo ng mga makabuluhang negosyo recipes na pwede ninyong ibenta kahit sa mga kapitbahay niyo lang. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, uy, subscribe naman oh. Please, para akong nagsusumamo. Pero please talaga, pakisubscribe na lang po. Maraming salamat. God bless you. Ito na mga kakusina ang ating mini pancake na merong coke at cheese powder. Nako, siguradong magugustuhan ito ng mga bata kapag ibinenta mo. Nakakatakam, ang ganda ng kulay, talagang nakaka-encourage. Oh, at saka ang daming nagawa ng isang cup na flour. Kaya ano pang hinihintay mo kakusina? Nako, itry mo na ito. Pwedeng ihanda sa family mo at inegosyo. Kaya ito na ang costing. Maraming salamat, kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, at subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat hanggang sa muli kong video!